Kinon din na ni Bayan Muna Representative Euphemia Kulyamat ang umano'y pambabastos ng militar sa bangkay ng kanyang anak na napatay sa inkwento sa Surigao del Sur. Pero nanindigan ng militar na wala ang mali sa pagdokumento sa resulta ng inkwento dahil ginagawa din daw yun ng mga sundalo sa iba pang terorista. Nasa frontline ng balita niyan si Jem Abansenya. Napaiyak na lang ang magkakapatid na Kulyamat sa pagkamatay ng kanilang bunso na si Javelin. Napatay si Javelin nang makainkwentro umano ng kanyang grupo ang mga militar sa bulubunduking bahagi ng Marihatag, Surigao del Sur noong Sabado. Anak siya ni Bayan Muna Representative Euphemia Kulyamat at kilala sa alias na Karev bilang medic organizer ng NPA Northeastern Fronting. Ayon kay Lieutenant Colonel Joey Baybayan, rumesponde sila dahil na rin sa impormasyong natanggap mula sa tribal communities tungkol sa pagkakaroon ng mga tauhan ng NPA sa kanilang area. Nagkaroon ng 45-minute na encounter between our troops at saka yung grupo ng SYP platoon ng Guerrilla Front 19. So as a result, may isang enemy killed at saka may mga tube na mga war materials, 5 barrel na high-powered under-personnel landmine. Agad umanong tumakas ang mga rebelde at iniwan ang napatay na si Javelin. Nagulat si Jessrine na nasama sa bakbakan ng kapatid nilang si Javelin dahil akala raw nila ay nag-aaral ito sa Maynila. May yung gifling at dilik pwede. Ang ana ang amuang pangandoy sa imo. Sa pahayag naman ng inang si Congresswoman Kulyamat, masakit man, nirerespeto niya raw ang desisyon ng kanyang bunso na lumaban kontra sa pang-aabuso at pagpaslang sa tulad nilang mga lumad. Ikinagalit din niya ang paggamit sa litrato ng mga labinang anak bilang war trophy. Yun ang mga nambastos sa kanya, yung mga kasama niya. Iniwan siya at kinabayaan na naiwan na doon sa encounter site. Humingi naman ang paumanhin si Brigadier General Alan Hambala sa pag-ikot ng larawan ng bangkay. Although wala kaming ini-intent, no? No, so whatever na nailabas naman, sabi ko I'll be taking yung full responsibility ano sa nangyari. Din pinaparating ko yung personal kong pakikiramay, personal kong apology sa pamilya. Nakiramay din si Defense Secretary Delphine Lorenzana pero wala umanong mali sa pagdokumento ng resulta ng engkwentro dahil ginagawa rin daw ito ng militar sa mga napapatay nilang Abu Sayyaf, MNLF at MILF. Ang malinaw raw ngayon, may basehan na ang red tagging nila sa Makabayan Block. Actually, dahil sa nangyari ngayon na anak pa ng congresswoman na Makabayan yung namatay, may basis. Ano? Sila ay sumusuporta, yung Makabayan, sinusuportahan nila itong CPP-NPA. At saka yung tinatawag na armed struggle ng NPA. Naka-alerto ngayon ang buong pwersa ng militar dito sa probinsya ng Surigao del Sur dahil sa posibleng pag-atake muli at paghihiganti ng New People's Army matapos mapatay ang kanilang kasama na si Javelin Kulyamat. Nagbabalita mula sa frontline, Jem Abansenya, News 5.